po si Dr. Joseph Valencia mula sa lalawigan ng Bataan, lungsod ng Balanga. Isa po ako sa pinadala ng PCCP na makasama ang grupo ng Healthcare Without Harm Southeast Asia na pumunta sa Barangay Lamaw Limay, Bataan noong July 27, 2022 upang mapag-usapan ng mga isyu ukol sa pagbabago sa klima at polusyong hangin dulot ng coal power plant. Ang Barangay Lamaw Limay, Bataan ay binubuo ng halos 19,000 katao at ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito ay pangingisda at pagsasaka. Mapapansin nyo na ang Barangay Lamaw Limay ay halos magkalapit sa mga coal power plant operational sa naturang bayan. Aking napag-alaman ukol sa diskusyon ay ang pinakapangunahing problema ng mga tao roon ay problemang medikal o pangkalusugan na halos nagkakaroon ng exacerbation sa kanilang hika, hapo, or COPD, pagkakaroon ng tuberculosis, pagkakaroon ng lung cancer, skin problems, at iba pa. Aking din napuna sa paligid ang yung mga coal ash. At mapupunan mo rin ito, yung mga coal ash na ito, sa mga sampay nilang damit. At ito na rin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng exacerbations yung kanilang hika at COPD kasama ng mga ng paglanghap or pag-amoy ng masangsang na amoy na malapit doon sa planta. Napuna ko rin yung pagkakaroon ng mataas na aktibong kemikal na meron sa isda ang malapit doon ayon na rin sa datos ng Bureau of Food and Aquatic Resources ukol na rin sa pagdadump ng mga coal power plant na ito na ang pinakamataas na content ng aktibong kemikal na meron sa isda ay mercury, chromium at cadmium. Bilang isang manggagamot, ang aking rekomendasyon ay ang kakaroon ng pananaliksik or pag-aaral sa mga sakit sa baga, sa mga exposed versus non-exposed na barangay. At pagkakaroon din ng pag-aaral sa amount of pollution, air man to or water, sa mga exposed versus non-exposed na barangay. Pangalawa, paitingin ang pagbibigay kaalaman, edukasyon at kamalayan sa pamayan ng miyembro ukol sa paggamit ng personal na protection ng face mask at pag-iwas sa paglangoy sa mga kontaminadong dagat at pag-inom ng kontaminadong tubig. So, pag-ugnayin ang mga agencies or ahensya gaya ng kagawaran ng EPON, DENR at local government units. So, ukol sa pagbibigay ng polisiya, advokasiya at planong estratehiya ukol dito. At syempre pa, pag-ugnayin ang mga stakeholders sa isang forum ano maa-address ang mga problemang ito. Yun lamang po at maraming salamat.